my god! Wow! What is up guys, Solo here for back for another video. So guys, ngayon it's ano ba ngayon? October 8, Friday, wala kaming pasok. And sa next week sold na namin. So ito yung na-gain kong so far na SLP. Then yung ranking natin as of now is nasa 2-1 tayo. So 2116 MMR natin guys. So ngayon guys, mag-review tayo kasi ang lalakas ng nakalaban ko kagabi. So check natin. So nakalaban natin is ito, panalo dapat to eh, nagkamali lang ako eh. Nagkamali tayo guys ng pindot. So as you can see here guys, ano, naka Kit Bunny and Tagjet. Tsaka yung baga na tag dito, bug signal. So yun guys, napakahirap kalaban na ito. Ewan ko, naka-chamba lang tayo. Paano tayo nanalo? Kasi guys, ginagawa ko pa ganito, all out energy. Ayoko man nakawan. Kasi guys, minsan yung iba guys, round 1 di sila nag-steal. Pero ito, nag-steal to eh. Nag-try siya, pero nag-all out ako. Ay, nag-fear. Nag-fear pala. So, duguan ito mamaya. Malamang yung plant natin. Kasi 146 bawas ng terror jump kada isa. Pero nag-all out din tayo, yun yung maganda dun. Pero bawal tayo magtipid ng energy guys, kasi anytime pwedeng mabuo yung bug signal niya. So ang lakas ng lineup. Yan guys, ang mapipare. Kaya di rin tayo tumira. Well, wala din naman tayong tira. So napakasakit, may matitirang dos. 146 kasi to. Ay, 138 kasi walang akombo. Now guys, hindi talaga tayo pwede magtipid since may bug signal, pero di niya ginamit. So question yan. So may dalawa tayong Nimong available guys, pero di natin yan gagamitin hanggat mamaya. Kasi guys, yun yung nakatakot dito, yung mastilan tayo. So buti wala pa rin steal. And ako, tira lang ng tira. Walang akobo eh. Walang card yung reptile niya. Ngayon, nika-gravelant tayo. Makasurvive tayo dito guys since ay, nag-drone na siya, di ba? So, expect siguro nito mag-skip tayo kasi kanina pa tayo tumitira dito eh. Baka inisip niya wala tayong arts dito. Tapos dito guys, may aquaponics tayo kaya makapag-shields up tayo konti. Pero, yun nga, tinan niya guys. Wala pala tayong aquaponics dito. Pero mabubuhay tayo dyan since bug card siya and wala siyang additional bonus reduction pa nga, 15% reduction. So guys, ano, expect niya wala tayong cards, wala tayong pwedeng itira, pero buti may cards dito at wala siyang makukuha. At ang pangit sa side na sa kanya na yun is makapag heal tayo kasi wala siyang mananakaw guys. Yun pa yung isang factor dun. And luckily binigyan tayo ng heal. Pero guys, di pa rin tayo pwedeng mag-Nemo since di natin sure kung may di gagana yung fear dito. And talo na siya basically kasi pwede na tayo, safe na tayo mag-Nemo tsaka mag-heal. Kasi wala, hindi na pag di naka-chain na. So yun lang yung pangit dun. Pag naubos na yung axe mo, wala nang, diba? So di na yun gagana kahit ano dyan, kahit anong gawin niya. May isa pa guys na kasama. So basically panalo na tayo dito. So yun guys, kung paano natin natalo yung bug signal. Napakadaling strategy. Tira ka lang ng tira. And also guys, card management. Nakita niyo naman, diba, sa coil tayo tumit. Hindi dun sa midliner kasi napaka-crucial pag napatay yung midliner natin. So same thing dito, bug signal, Kit Bunny. Pero guys, maganda yung kanya since may Nemo. So ganun lang ulit guys. Kailangan natin ubusin yung energy kasi pag di natin inubos yan, oh, may stilan tayong dalawa. So wala din siyang energy, alam natin. Pero mag-all out lang din ata ako dito. Uy, nag-crit. Swerte. Yun guys, oh, nakita nyo naman. Di kasi safe talaga na magpas sa ganito.
ang good sa kanya is meron siyang name. Magkakamali ako dito eh. Ito, dapat dati isang card na lang eh. Pero goods din. Doon nga una oran. Dahil mali yun guys. Huwag nyo gagayahin. So gagana yung fear since may naka-chain na bug card. Magigain pa siyang energy. So ang dami. Ngayon dapat adapt natin yung mid. So nag-name na ako guys. Kasi unfortunate na mag-bug signal to. Kasi nakita niya yung strat natin. Kangina natira lang ng tira, diba? So yun na lang yung inisip ko. Ay, napatay pa natin tong bug niya. Ang maganda rito, makaka-survive tayo kasi mahina yung damage ng mga cards niya. Kasi minus 15% tata yun since yung cards is dust. Ay, yung siya ay dust. Tapos na, yung iba yung card. So guys, heal lang tayo just to delay the game. Since di na naman gagana yung kahit anong special ability niya kasi nag-iisa na siya. Ilang yung downside dito sa bug signal. Pagpangit yung composition ng team mo, tapos pangit yung cards, yung draw, madali ka talaga matatalo. So, puro bug signal yung nakalaban natin dito. I-review naman natin sa Termi, which is yung favorite nyo guys. You can see here, jump. Guys, gantong lineup na pa mahal na ito. Explain ko lang guys, yung ganito isa maabot at 30k, 25k ganito. Then ito din, maabot 15k lang pala. 0.1 Ethereum to eh. So siguro 0.1 Ethereum is nasa 25k I think, ganun. Siguro ganun guys ito. So mahal na team, sobra. Pero we managed to defeat it. So guys, first round all out. Kasi yun yung favorite kong strategy. Sa mga nasa Discord natin guys, so alam nila yun. Yun yung strategy 1 na tinatawag ko, which is all out tayo ng damage cards. So ang pangit lang dito, makapag-gain siya ng energy. Sobrang aga. Napakaswerte ng draw. And pwedeng-pwede niya na-activate yung garish niya since may bug cards. Dalawang ano agad, allergic. So ang good thing dito is na-disable natin yung mouth card. So dito guys, in-expect ko talaga na ano, in-expect ko na di siya magka, although wala siyang pumpkin talaga, pero in-expect ko talagang magpa-poison to, tsaka o kaya hindi siya magpa-pumpkin guys, kasi sa high MMR, yung utak niya na ano eh, kumbaga, hindi titira na, di ba tayo 2 cards lang tayo, di ba? So ang utak niyan guys, ano, hindi natin ititira yung 2 cards natin, since mag-aalala tayo, baka may pumpkin siya, pero na-reverse psychology natin guys. Ginawa natin. Kaso pangit dito is isang Nemo lang yung tatama. So mali yun guys. Dapat aquaponics na lang nilagay niya. And dito guys, itatry natin in outturn. So puro pass siya, diba? Kasi wala siyang tirang maganda. Wala siyang ano. Hindi niya, ang mali niya guys, dapat hindi niya nahinintay yung cheating jump eh. Pag ganito, advice ko is pag ganitong lineup, i-burst niya na yung unahan kapag wala talagang mabunot na cheating jump. So yun yung mali niya. And dito, tinry lang natin, mamatay siya guys. So no turn na. Yun nga pala guys. Kala siguro na ito mag isang card lang tayo. Pero alam ko utak ng mga ganito, makukulit yung ganito eh. So tino cards natin. So no turn na. Ngayon mission na lang is adapt yung mid ASAP. Magkikrita tata eh. Let's see. So hindi, diba? So parang wala na siyang pag-asa manalo. So lumalaban pa din naman. Tayo ipon lang energy. And ito, de-dep natin tong mid guys. Kasi kailangan nating makabay ng time para sa backliner natin. Kailangan ng cards niyan tsaka energy. Pero alam ko susuko ata to. Let's see guys. Papatagalin natin to. Makulit to eh. Kala niya kaya niya 3v1. Pinapatagal lang natin yung laban guys since wala tayong energy. So dito nagpass na lang tayo kasi that's the safe. Yun ang pinaka-safe. Yun yung pangit na nag-critical. So for energy parang imposible kasi guys kailangan niya 6 pataas eh. Much better 8. Sure win 8 energy kay. So dito buta sa narte tayo. Magkikrit ata. Ewan ko. Nakalimutan ko. So yan nga pala guys. May mali tayo guys dito next round. Hindi na tayo mai-slow since mayroon tayong sweep escape tsaka koi. Ang pangit dito is nagkamali yung calculation guys. So tingnan natin kung ano yung mali ko.
So guys, buti na lang, 2 energy lang siya. Ang mali ko dito guys is, hindi ko na-calculate ng maganda yung shield niya. Kala ko low shield lang siya. So, inuna ko agad yung Oranda. Pero kung inuna natin itong Risky Fish, ano na agad sana. Panalo na. Kaso nagkamali lang yung calculation. Kala ko 60 shield lang siya or 90. Good thing is wala din siyang energy tsaka laging. Kasi kung may laging, patay tayo. Tapos dito guys, lesson learned. Hindi naman siguro siya mag-reverse psychology kasi kailangan niya talagang shield talaga. So yun na yung ginawa natin. Risky Fish, Risky Fish. Since yun yung nakita natin kanina. So guys, yun muna yung video natin ngayon. Sana may matutunan kayo sa mga pagkakamali natin tsaka sa mga ginawa natin tama. So sana may natutunan kayo guys talaga sa ginagawa natin. So mamaya pa ako mag-grind gabi. Salamat sa mga nag-subscribe, sa mga nagko-comment. Guys, comment kayo sa videos natin, suggestion, tanong, anything guys. Pwede ko kayong i-build ng team na goods sa marketplace. Message nyo lang ako guys. So yun lang, salamat. So guys, out, peace.